Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, EGI, E-Ganzon Incorporated. 18 araw na lang po at Pasko na. Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko ang pinakamasayang araw ng taon. Karaniwan na sa atin ang samot-saring reunions sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kaya naman, karamihan sa ating mga OFWs ay pinipilit na makauwi para makapiling ang kanilang mamahal sa buhay sa importanteng araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, makakapanayam natin ang butihing mayor ng Tanawan, Batangas, the home of the very first Buhay OFW Health Center. Ihahatid namin sa inyo ang kwento ni Risa, isang dating modelo na naninirahan na ngayon sa Amerika. Pakinggan natin ang mga naging karanasan ni Abdulwahad Jaafar bilang welfare officer ng Libya, Malaysia at Jeddah. At samahan niyo po kami sa aming pagdalaw sa ating mga katutubon na naninirahan sa Angat Hydroelectric Power Plant sa North Sagaray, Bulacan bilang pakikiisa po sa serbisyong handog ng mga kapatid natin mula sa PISALM, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Kasama pa rin po ang Buhay OFW Foundation at ang ating Armed Forces of the Philippines Reserve Command. Ang lahat po ng yan sa aming pagbabalik. Get a copy of Bravo Filipino Magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong Buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang Buhay OFW. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, Cafelo Shop, providing the best business opportunity, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa mga kapatid po natin sa buong mundo,
sa Italy, sa Guam, sa United Arab Emirates, Malaysia, Singapore, Canada, United Kingdom, USA, Guam, sa inyo pong lahat. Magandang gabi mga kapatid nating OFW. Ngayong gabi po mga kapatid ay makakasama natin ang nag-iisang alkalde ng Tanawan City, Batangas, ang ating kapatid, ang ating mahal na napakasipag na mayor ng Tanawan, si Mayor Tony Halili. Maya-maya lamang po ay kakausapin po natin siya at makikipagkwentuhan tayo up close and personal. Narito po tayo sa Tanawan City, ang tinaguriang first class city in the province of Batangas. Ang Tanawan po ay ang hometown ng ating Pangulo ng Pilipinas na si President Jose Laurel, former Vice President Salvador Laurel at ng ating great paralytic na si Apolinario Mabini. Naging city po ang Tanawan noong 2001. Meron po itong 48 barangays at matatagpuan po dito ang apat na malalaking industrial parks at isang tourism economic zone. Dito po sa Tanawan magkakaroon ng kauna-unahang Buhay OFW Tanawan Center sa pangunguna ng ating kaibigan, ng ating kapatid, ang butihing alkalde ng Tanawan, Mayor Tony Halili. Welcome po to the program ng Buhay OFW, Mayor Tony. Magandang gabi sa iyo, Marisa. Ayan. Nako, Mayor, bibilisan natin to. Di ba una kang naging mayor noong 1992? Ngayon, 2013, biglang balik tayo sa City Hall. Ano ang feeling after 21 years? Well, of course, it's nice to be back, no? And then, of course, kaya naman tayo tumakbong muli dahil nakita natin na kailangan tayo ng bayan. At yun nga, sa expectation naman ng ating mga kababayan, pinipilit natin i-meet, pinipilit natin gawin lahat yung mga ina-expect nila na dapat gawin ng isang mayor na nagtatrabaho para sa bayan. Yan ang importante, Mayor Tony. Siyempre, parati ka naman nandito sa Tanawan kahit hindi ka na mayor noon, di ba? At siyempre, magkakasama pa tayo sa I Do Club Foundation, nagsasayaw tayo ng Rigodon. Ngayon, nung bumalik ka sa City Hall ng Tanawan, anong unang-unang napansin mo? Well, of course, nakita natin yung mga infrastruktura na dapat gawin pag-aayos ng trapiko, pag-aayos ng ating public market na siya natin ang ginawa. At sa ngayon, I think people are saying na we are quite successful in performing, no? Doon sa ating ginagawa, nakikita nila na ayos yung ating traffic condition, maayos yung public market, yung ating mga daan dito sa poblasyon, inuna natin, maayos na. And then right now, ang ginagawa naman natin ay yung pag-aayos ng drainage system para maiwasan ang pagbabaha dito sa Tanawan. No? At yung sabi nga, kung ano yung ginagawa natin, napapasyala naman yun dun sa ating poblasyon, mm-hmm, na inaayos natin yung ating mga kalye, yung ating sidewalk, ginalagyan natin ng cover para ang mga tao, pagkasabi ko nga, pwedeng maglakad na maglakad sa poblasyon na hindi na iinitan pag mainit at hindi mababasa ng ulan pagka muulan. Importante, di ba? So, yun ang ating ginagawa ngayon. Well, of course, yung mga sumusunod, marami tayong proyekto na nakahanay para sa ating bayan. Ayan. Ngayon, Mayor Tony, mga kababayan po natin, nagkaroon tayo ng partnership sa Buhay OFW Foundation wherein nagkaroon tayo ng mga seminars at dito sa Tanawan City po, magkakaroon ng kauna-unahang Buhay OFW Tanawan Center. At ito po, kailan po natin ine-expect ito, although ongoing, yung ating mga seminars, entrepreneurship, ongoing po ito sa kasalukuyan. Well, of course, yun yung sinimula natin, itutuloy natin yan at pag-iibayohin ang ating interes. No? Gusto natin talaga matulungan yung ating mga kababayan dito na makaranas na makapunta sa ibang bansa para magtrabaho, para makatulong sa kanilang pamilya. Alam naman natin na, of course, hindi naman sapat yung mga available pang trabaho dito sa Pilipinas, kung kaya't hindi natin masisi yung ating mga kababayan na magpunta sa ibang lugar, sa ibang bansa para kumita. At yan, inaasistihan natin, tinutulungan natin ang mga kababayan. Salamat sa iyo. Sapagkat nagkaroon ng mas magandang pag-asa ang ating mga kababayan dito sa Tanawan na makapagtrabaho, maging OFW. No? Yun ay minamahalaga namin. Well, of course, kasunod niyan, yung pagpapatayo ng bagong City Hall ng Tanawan. Yes.
nandiyan na yung Buhay OFW Tan-awan Center natin. Dahil dito, nakita natin, maganda naman yung ating City Hall pa sa ngayon, pero kulang na tayo ng espasyo. Masyado na marami. Marami na nagpupunta dito. Pagka yung mga may mabisita tayo, especially yung mga investors, wala na mga pag-parking yan. Napaka maayos naman ang City Hall. Makita nyo naman, maganda. Pero kulang na yung espasyo. Kaya sabi ko nga, dapat mailipat na to sa isang lugar na kung saan ay makakapag-start pa rin tayo ng progress and development, sapagkat dito medyo saturated na. Itong area na to, talagang lahat dito okupado na. Residensya at saka mga negosyo. So gusto ko naman malipat ng progress and development sa ibang area, kung kaya tayo ang city government ang magsisimula. At meron na tayong nakuha. Meron na tayong lugar na napili. Yan ay pag-aari ni Mr. Toti Torres, kapatid ng ating dating mayor. Kapatid ni Mayora Sonia Aquino. Doon din tayo magkakaroon ng People's Park. Ayan, maganda. Papagandahin natin para ang ating mga kababayan ay mapupuntahan. Sapagkat ngayon, wala tayong masasabi na park ang Tan-awan, bagamat isang progresibo at first class city, wala tayong masasabing park na pwedeng puntahan at pasyalan ng ating mga kababayan. Kaya sa 3.6 hectares na ating lilipatan ng City Hall, nandun na rin ang ating parke na i-develop natin na para pasyalan at maipagmalaki na ating mga kababayan. Sabi nga natin, ito yung driving force ng isang mayor para lalo pang mapaganda ang serbisyo publiko para sa mga taga-Tanawenyo. Diba? Nakaka-encourage at nakaka-inspire. Ngayon naman po, Mayor Tony, dito po, darating na po ang Pasko. Ano po ba ang maaasahan ng mga taga-Tanawenyo at mga OFWs natin sa darating na Pasko mula po sa inyo? Araw-araw, meron tayong activities dito sa Tan-awan. Sa Kapaskuhan at sa Kapiestahan, meron tayong mga artistang darating dito. So, kailan na mismo itong fiesta natin dito sa Tan-awan? December 27. December 27. Ako! Pagkatapos sa pagkatapos po ng Pasko yan, yung mga nag-holidays, may holiday din po dito sa Tan-awan ng December 27, di ba? Pero syempre, Mayor, kinakailangan magsasayaw tayo sa Idu Club Foundation natin. Oo, of course. Diba? Si Kapatid Gina, kailangan nandun tayo sa Rigodon de Honor. Mayor, bigyan niyo po ng mensahe mga kapatid nating OFW mula po sa Tan-awan, mga OFW families at mga taga-Tan-awan. Well, kayo po, ating mga kababayan, mga Tanawenyos na nasa ibang lugar ngayon, nagtatrabaho, o yung mga nagbabakasyon dyan, kayo po inaanyayahan namin na bumalik dito sa Tan-awan. Especially, lalo't lalo na yung may mga kapital na may invest dito sa Tan-awan. Kayo po hinihimo ko na bumalik dito at mag-invest. Yung may mga sapat na halaga na pwede nang i-invest dito sa Tan-awan, malaki pong tulong sa ating bayan. At sa ating mga kababayan na tayong mga taga-Tan-awan na nagmamahal sa ating bayan ay babalik dito para mag-invest dito mismo sa atin. Yung pagbabago dito ay siyempre hindi naman kayang basta gagawin ng ating gobyerno lamang. Kailangan po ang tulong ng ating mga mamamayan. At kung tayo po ay may malasakit, may pagmamahal sa ating bayan, kayo po ay inaanyayahan kong bumalik at mag-invest dito, lalo po sa tourism. Atin po yung nakafocus po tayo dyan, kasama po sa programa na kasalukuyang administrasyon, ang pag-develop po ng tourism industry dito sa Tan-awan at malaki pong tulong kung kayo na may mga sapat ng kapital ay mag-i-invest dito. At pasyalan din po ninyo para makita nyo unti-unting pagbabago ng ating bayan na sana inaasahan ko na magpapatuloy sa tulong ninyo, tulong na pagtangilik ng ating mga kababayan. At sa ating kababayan si Marisa Del Mar, salamat sa iyong pag-promote ng ating bayan. Malaking bagay itong ginagawa mo para sa ating mga mamamayan na minamahal na kababayan dito sa Tan-awan City. Ayan, syempre, very well said. On that note, gusto ko nating pasalamatan din ang magandang oras na binigay sa atin ng ating Mayor Tony Halili dito po from Tan-awan City. Ang mga taga Batangas po, Batanggenyo, Tanawenyo, lahat po kami ay nagmamahalan. Syempre, di ba? Siyempre, it's my honor, it's my pleasure to be one sa ating pagpapromote ng ating Tan-awan City. And God bless, mabuhay, good health, Mayor Tony. Thank you very much, Marisa. Ayan. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to you and to everyone. Mga kapatid, siyempre katatapos lamang po natin ang pakikipagkwentuhan sa ating Mayor Tony Halili ng Tan-awan City. At kami po dito sa Buhay OFW ay bumabati po sa inyong lahat.
ng Merry Christmas and a Happy New Year to all. Magbabalik po ang Buhay OFW. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Nais mo bang maging bahagi ng isang community kung saan pwede kang tumira, magtrabaho at mag-enjoy? Ang Township Community ang perfect sa'yo. Mega World International ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Offers you Township Living by Mega World Corporation, ang number one residential condo developer sa Pilipinas. Ang Eastwood City ang kauna-unahang township ng Mega World at dito, tiyak na matutuwa ka sa brand new residential development ng Mega World, ang 1 Eastwood Avenue. Ito ay isang top-notch property investment para sa mga OFW investors who won't settle for anything less than the best. 47 stories ang tangkad nito. Standout ang design, combining an echo wall ang LCD video wall sa building facade. At located sa Eastwood Avenue, ang main avenue ng Eastwood City. Choose from studios to 1 to 2 bedroom homes. Whether ang condo mo ay magiging tirahan ng inyong pamilya o ito ay investment para sa anak mong gustong magsarili, ang residences ng 1 Eastwood Avenue ay well-planned and comfortable. When it comes to the art of relaxation and rejuvenation, hindi ka rin mauubusan ng choices. Sa 7th level and roof deck, there are over 20 high-end play amenities. Kasama na dito ang 30-meter lap pool, 2 indoor badminton courts that convert into large function areas, at isang fully equipped gym with skyline views. Meron ding sky gardens sa 18th, 28th, and 38th floors. At 1 Eastwood Avenue, napakadali at napaka-convenient ng buhay. Tatawid ka lang para maabot ang Eastwood City Cyber Park, home to top BPO offices in the Philippines. The Eastwood Mall and City Walk 1 and 2 are also a few minutes away kung gusto mo mag-shopping, manood ng sine, o mag-try ng bagong restaurant. Everything you need is right in one setting. Hindi ba't napaka-exciting tumira sa isang township? 1 Eastwood Avenue, the number one choice for those who crave for township living. Contact the Mega World International Office in your territory for more information. Sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, Where Every Day Is a Holiday. See you soon. Hi, Merry Christmas. Buhay OFW from Dubai. Yes, Merry Christmas. Merry Christmas. Buhay OFW from Dubai. Merry Christmas, Buhay OFW from Dubai. Buhay OFW, Merry Christmas from Dubai. Alam niyo ba na ang bet natin para sa Mrs. World 2013 ay dating OFW?
Narito ang kanyang kwento. Nakarating na ibang bansa si Risa bilang model. Kasama siya sa isang grupo ng mga entertainers na nag-tour sa Europe. Maganda po ang naging experience ko kasi marami po ako natutunan, na marami po akong na-meet na iba-ibang lahi. At natutunan ko po ang iba-ibang pagkain, salita, at pakikisama sa iba-ibang lugar ng Europe. Bata pa si Risa noon. Naglakas loob siya dahil pangarap niyang makarating sa ibang bansa. Natatakot ako kasi hindi ko alam yung kanilang kultura. Pero po sa faith ko, kasi gusto kong makita ang iba't ibang lugar sa Europe. At pangarap ko po kasi makarating ng Rome. Nilakasan ko po ang loob ko. Actually, ayaw po ng tatay ko kasi hindi ko alam kung paano makisama doon dahil hindi ko alam ang salita ng ibang lahi. So natatakot po siya na baka kung mapahamak ako. So sabi ko po sa kanya ay kailangan lakasan ko yung loob ko kasi kung dito lang ako, wala ako tarating. Nakapag-perform na sila sa Rome, Greece, England at Tunisia. Matapos ang tour, ay sinubukan muna niyang makipagsapalaran dito sa atin. Pinasok niya ang mundo ng real estate, fashion designing, at nagtayo din siya ng travel agency. Tapos noon ay nagpunta siya sa Amerika. So nag-training po ako for 6 months. Tinitingnan ko lang kung anong ginagawa nila. Kasi nag-alaga rin ako yung tatay ko. So sabi ko, may experience naman ako, gusto kong ring gawin yon. Sa Amerika na po naka-base si Risa ngayon. Merong business ang pamilya ng asawa niya, ang home care. Nagpo-provide sila ng caretakers para sa mga matatanda at may sakit. Ang buhay ko po doon ay masaya. Kasi yung pamilya po ng asawa ko ay masayahin, you know. Tsaka gusto po nila yung ginagawa nila. So, ang masabi ko po ay I'm very blessed to have a family sa Oregon. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukuoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukuoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Nasa legal department ng OWA si kapatid Abdul Wahad M. Jaafar. Mahigit 20 years na siya sa OWA. Naranasan na rin niya maging isang welfare officer. 1997 to 2003 nang ma-assign siya sa Tripoli, Libya. Maganda ang samahan sa community, walang problema sa government. Even security nila is okay. Maliban sa nagka-problema sa... Ang natatandaan ko yung may mga nurses tayo na involved sa yung AIDS contamination case. Karamihan ng mga Pilipino doon ay mga engineers, nurses, construction workers, at sa oil and gas. Once a week, every weekend, malaki ang Libya eh. Libya is around 1.3 square kilometer. So we had from as far as Djerba to Brook. Kasi may mga worker din doon sa Tobruk, which is near the Egyptian border. And that's around 1,800 kilometers from Tripoli. By land, we have to travel by land.
And in between, marami din community. Dinadaanan namin yan, kinukumusta, kumustahan lang. Simple lang daw ang mga problema ng ating mga OFW doon. Kagaya ng nadedelay na sweldo na agad namang nahahanapan ng solusyon. Ang hindi malilimutan na karanasan ni well-off Jaafar ay na magkanlong siya ng 4 na Pinay nurses at mailigtas sila sa bingit ng kamatayan. This is with respect to my job as welfare officer. Naakusahan ng na-involved doon sa AIDS contamination case. So, they are being accused. So, hinahanap sila ng police. So, they cannot stay at the center, pero natatagot sila kasi makita ito anytime pwede sila arrestuhin. So, they stayed in my residence for about 5 months siguro. Until na-arrange namin yung pag-uwi nila na alam mo, wasta-wasta, yung sponsorship ba, yung wasta-wasta, naka-uwi sila. 2007 to 2009, sa Malaysia naman ang kanyang sumunod na assignment. Ang jurisdiction ko is more of East Malaysia dahil dalawa kaming welfare officer with Ms. Rocky Kunting. Medyo ang kuwan ko lang, sumasama sa mga consular team kung visitation doon sa jail visit, sa deportation visit. Mostly on illegal to eh. On illegal Filipino. Human trafficking ang pangunahing problema natin sa Malaysia. Karamihan ay mga kababaihan at mga menor de edad. Nare-rescue namin. I remember one time bago pa lang ako, tinamahan ko ata si Yusek Sheikh Imsun ba, mag-visit sa Sabah. Wala pa kong parang ikama, residence. I was using only my passport when sinabi ni Rocky may 4 na daw traffic nasa Labuan, an island near KK. Nagte-text sa kanya, so I had to go there. Kasi kailangan mga bata eh. Napuntahan ko, I was successful in getting them out from yung bar na pinagtrabahoan nila. Pinuntahan ko lang yung pulis. Sinabi ko yung sitwasyon, kondisyon ganito. So, na-pull out nila yung bata. Karamihan sa mga legal na OFW doon ay mga household service worker. Jeddah ang last posting ni well-off Jaafar, 2010 hanggang 2013. Ang day-to-day sa Jeddah, on-call kami 24/7. I live just near the consulate, so kahit ating gabi, kung may tawag, I have to go there. Kasi as welfare officer, I'm both driver as an welfare officer. Dinadala mga cases na nagkasakit sa center. We have to bring them to the hospital. Kahit madaling araw yan. Bilang welfare officer, under any given circumstances, ang kapakanan ng ating mga OFWs ang laging dapat unahin. Pinaprotekahan mo yung mga kababayan natin. Kahit nagtatago ka pa rin nung... You mean, ibabalanse ko yung para hindi ma... yung batas nila ay to observe. Kung minsan, hindi rin. Kung makalusot ka doon sa batas nila, you have to... para ma-protektahan mo, ma-assistihan mo yung worker. As long as nasa puso mo yung pagtulong, seryoso ko sa trabaho mo, hindi mahirap. Sa akin, hindi mahirap. Dahil basta gawin mo lang ang trabaho mo, hindi yan mahirap. I invite all the mga OFW to grab the opportunity para magkaroon sila ng business. It's a good opportunity kasi simple siya to operate because hindi mo na siya kailangan bantayan. You just put it in a place. So the investment is small and then you don't need a big capital. So lalo na sa mga hard-earned money, this is a very good opportunity. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Ms. Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Ms. Citizens of the World
at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay, OFW. Aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, A Fucoidin Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, Southville International School and Colleges, Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Mga kapatid, ngayon naman po ikakausapin natin ang ating kapatid na si kapatid May Fidelino. Siya po ang head ng ating City Cooperatives and Livelihood Development Office para po ikwento niya sa atin ang mga seminars, entrepreneurships, ang mga skills po na tinitraining natin ngayon para sa ating Buhay OFW Tanawan Center dito pa rin po sa Tanawan City. Kapatid May, syempre ang dami natin mga seminars. Kwentuhan mo naman kami dito sa Buhay OFW yung mga ginagawa natin. Yeah, okay. So ngayon po meron po tayong apat na ongoing courses, no? So kasama po dyan yung Pipe Fitting MC2. At dito po ang kapartner ng City Government ay syempre po ang ating Buhay OFW Center. Ang Philip Morris Philippines po ay kasama rin po natin. At ang TESDA syempre. Yes, no? Of course. Then we also have a course on reflexology and massage therapy, MC2. No? So ito po ay sisimula lang at tuloy-tuloy naman po ito. Ito ay 10 days lang na training. And then meron din po tayo isa pang ongoing, yun pong tungkol naman sa beauty care. Ayan, pagpapaganda. Medyo malaki rin ang demand po ngayon sa abroad ng mga cosmetologists. And then ano pa, meron po tayong air conducting training. So, short course din ito. So, puro ito po ay papuntang abroad yung mga nagtitrain. Pero yung iba, syempre. Syempre, nandito for local. Kapatid May, ano pa mga future trainings nating inihanda para sa mga kababayan natin? Okay po. Actually po, ngayong December 2, mag-i-start po kami ng panibagong training. At ito po ay tungkol sa welding. No? So, 36 days po itong training na to. At ito po talagang yung mga graduates po kasi namin nauna, talagang puro abroad, no? So ito po nakita namin, parang mga 85% ay papuntang abroad din ang graduates. And then for the families of our OFWs po, meron po kaming ibibigay na training on meat processing. Yeah, meat processing. At saka fish processing. Fish processing. Kapatid, may bigyan mo naman ng bati ang ating mga OFWs na nasa buong mundo. Magpapasko na kasi. Ayan, so ang bati ko po ay Merry Christmas po sa ating lahat. At sana po ay tayong lahat ay pala rin palalo. Ano po, mabait po sa atin ng Diyos. At alam ko po na magiging masagana po, hindi lang ang ating Pasko, kundi ang ating bagong taon. At syempre kami po ay nagdarasal para sa mga kapatid po natin, ang mga Yolanda victims. Kami po ay kaisa, kaya naman po ang ating relief distribution ay dire-diretso po.
Buhay OFW TV ang PISALM or ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation at ng Armed Forces of the Philippines Reserve Command, nagtungo po ang Buhay OFW Foundation sa Angat Hydroelectric Power Plant sa North Sagaray, Bulacan para maghatid ng serbisyong medikal para sa ating mga katutubo na naninirahan doon. Makakausap po natin si Attorney Helena Tolentino, ang Vice President po ng ating Corporate Social Responsibility ng PISALM. At kasama po siyempre ang kagandahang si Miss Evelyn at si Miss Elma. Kagandahang gusto nila yun, ano? At siyempre yung mga kapatid natin dito na nagpapasalamat dahil sa mga tulong na bibigyan din po ng ating Buhay OFW Foundation sa kanila. Attorney Helena, kamusta yes. na po kayo? Good morning. Very refreshing ang aming feeling ngayon because this project took several months to conceptualize and to implement and finally, makita nyo naman. Yes. Overwhelming ang support galing sa... Thank you, Philippine diba? Army. Thank you talaga. Kapatid Attorney Helena, yes. ito po bang project na ating medical dental mission? Is this a yearly thing? Kailan niyo po inumpisahan ito? Actually, for several years now, dito yung aming base talaga ng project. Mm-hmm. So every year, we come to help out the school kids mm-hmm. for their school. We paint their school, mm-hmm. we give them books, we give them uniforms, mm-hmm. we give them bags. Mm-hmm. And all this is out of the pocket of the PISALM employees. Mm-hmm. We don't get any corporate budget for any of that. Oh, wonderful. Naku, this is a worthy cause. And mm-hmm. for this medical mission, the people in charge are just there's no overtime mm-hmm. they're doing this just because they want to do it. Wonderful. Attorney Helena, yes. So i-clear ko lang po, ito pong project natin na medical and dental mission, ito po ay not coming from the budget of the corporation of PISALM kundi from the pockets of our PISALM employees. Yes. Tama po. Yes, ayan. Yes. Walang overtime po kasi anong araw ngayon? Sabado. Walang overtime kasama po ng PISALM at ng ating Armed Forces of the Philippines Reserve Group. If I could also include our colleagues from National Power. National Power Corporation. Kasama rin sila. Magkaduktong to. Magka-brothers yes, to. Yes. And sisters ang Napocorp po at saka syempre ang PISALM. Ayan. Nako. Ngayon naman po, meron po ba tayo? Sabi nga ng mga kapatid natin dito. Nanay, anong pangalan niyo po? Alina. Yung Adela. Ayan. Kasi sabi nga po ni nanay, naliligayahan sila dahil napapanood nila tayo sa kanilang television na namibigay po tayo sa mga kapatid nating Aita din sa Pampanga. So, Attorney Helena, malapit na po ang Pasko. Ito ba ay napakagandang, syempre, napakagandang pamasko na ito para sa mga kababayan natin. Pero, syempre, babalik tayo dito kasi Pasko. Naghahantay si nanay. Meron po ba tayong Christmas project? We will see. We will see. Hindi naman, the PISALM employees have never let us down naman. Wonderful. Isang tawag lang yan. Talagang buhos yan. Ayan, ako yan. Palakpakan po natin. Merry Christmas and a Happy New Year po Merry in Christmas. Advance. Mula po sa PISALM, sa Armed Forces of the Philippines Reserve Group, sa kay nanay dito, yung ating mga kalahi na nandito, dito po sa may Angat Dam. Siyempre ho, parati po kaming nandyan para sa inyo. Maligayang Pasko po sa Buhay OFW at sa PISALM. Sa susunod na Buhay OFW, paano nga ba'y pinagdiriwang ang Pasko ng ating mga OFW na nasa mga bansang walang Pasko? Ano ang ginagawa ng mga kaanak ng ating mga OFW para maging masaya pa rin ang kanilang Pasko, gayong kulang ang kanilang pamilya? At makakapanayam natin ang Chile Ambassador to the Philippines na may inihahandang isang pangmalawakang tulong para sa mga kapatid natin na biktima ng matinding hagupit ni Yolanda. Aalamin naman natin mula sa East-West Placement Agency ang mga trabahong pwedeng applyan sa Middle East. Yan at marami pang kwento sa susunod na Buhay OFW. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ang Buhay OFW po ang magsisilbing tulay para maihatid sa buong mundo
ang inyong mga kwentong buhay OFW. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang Property One Stop Shop at Housing Supermarket ng Overseas Pinoy, Drive-In Wall Cladding System, as green as it gets, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful, inside and out. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. The Zen Institute, the art of beauty perfected from within. Thank you.